Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Nito pong October 2, 2024, nagpila po ng kanyang kandidatura bilang nominee ng Vendors Party List. Ito pong si Deo Balbuena, pero mas kilala po natin siya bilang Diwata. Wala naman po tayong pagtutol kung sino man ang nagnanais na kumandidato sa anumang posisyon sa ating gobyerno, as long as they are qualified. Pero suriin po natin ang ating pong mga iboboto. Kasi dito po sa ating tatalakayin, napag-alaman po natin sa balita, partikular sa isang interview kanina, nito pong si Ted Filon sa first nominee ng Vendors Party List, na ito po ay hindi isang ordinaryong vendor lamang. Ito po ay isang businesswoman na nagmamay-ari po ng malaking korporasyon at mining company. Kaya naman, ingat-ingat po ah. Common sense will tell us na, I'm sorry to say this, maaaring ginagamit lamang po itong si Diwata sa Vendors Party List, being syempre vendor, tapos kilala sa social media. Alam niyo kung bakit common sense ang magsasabi sa atin. Alam naman natin na sa isang party list, kahit ilang milyon ang makuha nitong boto, kahit napakarami, maximum of 3 representative lamang ang pwedeng kuhanin sa kanila. Pang ilang nominee itong si Diwata? Ika-apat. Kaya nga sabi ng ilang mga vlogger dito, kinakailangan munang mamatay nitong mga first, second, and third nominee bago kung sakasakali makaupo itong si Diwata bilang representative ng Vendors Party List. Pero syempre, pag nagbitiw din ang mga yan, katulad nung nangyari sa ACT-CIS, papalit si Diwata. Ang tanong, mangyayari kaya yon? I doubt it, mangyayari yon, sapagkat dito po sa napakinggan at napanood kong interview, mukhang meron po talagang kakaiba sa pagkakataong ito. Ang Vendors Party List, iboboto niyo po ba? Knowing now na ang mga nasa likod po nito ay malalaking negosyante. Pakinggan po natin ang interview kanina nito pong si Ted Filon. But before that, in fairness naman dito kay Diwata, ano ba ang magagawa niya sa Kongreso? Pakinggan muna natin ang naging pahayag nitong si Diwata at ang mga naging kasagutan niya sa katanungan na ibinato sa kanya nung siya po ay nagpila noong October 2 ng kanyang Certificate of Candidacy bilang nominee ng Vendor Party List. Ayan, magandang hapon po sa atin lahat. My name is Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At kilala po ako bilang isang Diwata Pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa Vendor Party List at isa po ako sa mga nominado. So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa atin lahat. Ayokong isipin na si Diwata ay merong konsiderasyon na nakukuha dito. I just hope na tapat siya sa kanyang puso na paglingkuran ang mga kababayan po nating marginalized sector, particular ang mga vendor. Alam nyo, malapit po ang puso ko sa mga vendor kasi yan po ang matagal na ikipinamuhay ng aming mga magulang. Una, nagtitinda po sila ng suman sa palengke. Pangalawa, nung kami po ay nagkaroon ng asyenda, hindi, kangkungan, ano? Nagkaroon po kami ng malawak na kangkungan sa ilog dito sa Pasig San Miguel, Barangay San Miguel, nung mga panahong iyon. At kapag ka nakakapamitas, kahit ako nakakapamitas ng talbos ng kangkong, ibinebenta po yan sa pamamagitan ng pagbe-vendor ng aming mga magulang. Kaya wag niyo po akong ipagkamali dito. Hindi po ako galit sa mga vendor. Hindi ko po tinututulan kung ano man ang layunin na maganda para sa mga vendor, pero mag-iingat po tayo kasi baka pangalan lamang ang ginamit, vendor, tapos ang mga nasa likod naman pala nito ay mga malalaking tao. So, ituloy muna natin ang pakikinig dito kay Diwata. So ayan, ang Vendor Party List po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na alam ko po na marami ng party list, pero ang vendors po kasi wala pa po talagang nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila, kundi sa buong Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay
ang aming founding chairman, nandito po sila, kasama namin si Tita Malolipana, Sir Lawrence Pisigan, at okay, si Ma'am Cheryl. So, sila yung mga nominees, ha? Sino ba si Tita Lipana? Pakinggan natin ngayon ito, mga tol, ang naging interview ni Ted Pailon kanina. Nasa ating po StreamYard ngayon si Ma'am Malu Lipana. Apo, ng vendors party list, siya po ang first nominee. Maganda umaga po, ma'am, at salamat po sa panahon. Magandang umaga po, Sir Ted Pailon, and magandang umaga po, Ma'am Vivian Chacha po. Salamat sa panahon, ma'am. Ang una po naming katanungan po ay bakit po vendors party list ang inyo pong sinalihan at bakit po vendors ang inyo pong gusto pong katawanin sa Kongreso? Kami po lahat po, lalo na po ako, ay mula pagkabata po ay vendor po talaga ako. Yung po itinabuhin namin hanggang sa ngayon po ako po ay maninda. Talaga lang, ha? Siguro kung ako ang magsasabi niyan, baka mas maging kapanipaniwala, eh. Kasi talagang vendor kami noon. At hanggang ngayon, nagtitinda naman kami ng mga stop toys. Kaso lang, hindi pa kami nakakalabas para magtinda sa labas. Ganon kasi talaga typically ang pagiging vendor, eh. O ngayon, tuloy natin ang pakikinig dito. Makatotohanan ba ang representasyon na ito bilang vendors party list? Kayo po ang humusga sa madidinig po natin sa interview na ito at sa mga kasagutan mismo ng tao na ito na first nominee ng vendors party list. Ganon din po lahat ng team namin po, nakalign sa number 10 po. Lahat po kami mga vendors po. Okay. Hanggang ngayon po, vendors po. Vendor po kayo, ma'am? Opo. Opo. Ano po ngayong tinitinda, ma'am? Ngayon po, mga binibenta ko po ay mga apparel po, mga damit po. Ayan, mga uniform, mga jersey po. Ayan, nagbibenta po ako ngayon ang ngayon po. Oh. At meron din po ako ang cellphone po ko. Opo, opo. Pakiulit po, ma'am, ang tinitinda mga RTWs po, mga pantalon, mga damit po. Opo. Opo. Lahat po, kasi trader po ako, eh. So, lahat po, kahit sabi po ako nagtatanong, kahit pa akong bakyang meron. So, ano po talaga, nagbibenta po ako ng trader po. Nagbabayosin kahit ano. So, kahit kanin nyo, pa akong bakya, eh, binibenta po ninyo, vendor po kayo. Saan po ang inyong pwesto dito po sa inyo po mga paninda? Apo, ako po ay dito po ako sa Pasig po. Apo, meron din po ako sa, ang opisina po namin ay sa Magdalena din po. Okay, so ito po ba'y pwesto na maaaring puntahan po ng mga gusto kong bumili ng panindaho ninyo? Pwede po, dito po sa Pasig. Mga medals po, yan, mga sporting goods meron din po. Okay, sige po. Anything din po. Opo, sige po. So, bakit po kayo ang number one po sa mga nominees ng vendors party list? Opo, kasi kami po, magkakaibigan po kami, magkakakilala po kami. Katulad po si, yung pangalawang nominee po, si Lawrence Pisigan, o Florentian Pisigan po. Kaibigan ko po siya. Ang una po talagang kaisip mo to, eh ako po talaga. At kami po yung nagkaisa lang po kami na gawin po itong vendors party list. Kaibigan niyo din ba si Diwata? O kayong tatlo lamang na mga malalaking negosyante ang magkakaibigan? At ngayon, dahil sikat si Diwata, kinuha ninyo. At ginawa niyong fourth nominee. Alam niyo, vendors party list, baka mas mapaniwala niyo kami kung kukunin niyo bilang first nominee si Diwata, eh. Pero ika-apat, eh, imposibleng makaupo itong si Diwata kahit makakuha kayo ng milyong-milyong boto dahil tatlong kongresista lamang ang pwedeng ilagak mula sa isang party list. Year 2001 pa po ito. Opo. So, sige po, bako ko po itong hayaan po itong mga personalidad, ano po, na mga nominees po ng inyo pong party list, no? Si Lawrence Pisigan, sino ba ito? At maging si Cheryl Sandil, ano? Opo, tama po, ano? Tsaka ito nga po si Diwata na pang-apat, ano? Bago po itong lahat ng ito. Ma'am, maliban po sa mga RTWs, pagtitinda po ninyo ng mga produkto po na pang-consumer, ano ho, mga damit, ano pa po ang hanap buhay po ninyo, ma'am? Marami pa pong iba, sir. Katulad po ng mga
mga ilaw, mga ganun po, construction materials doon po, according po yan. Opo, construction materials po. Opo, opo. Opo, opo. Mga solar panel. Opo, opo. Maliban po doon, ma'am, ano pa po ang inyo pong hanap buhay? Hirap nang makasagot. Yun lang po, mga trading po, mga binibentang mga kahit ano po, basta ano, may trading company po kasi po. By the way, mga tol, kaya natin tinatalakay ito kasi kailangan maging mapanuri tayo sa vendor, sa party list. Isa lang naman ang party list eh, na iboboto natin eh. Pero maraming pagpipilian. At I hope sa pagsisiwalat ng mga kapwa natin content creator at ng mainstream media sa tagpong ito, huwag tayong magkamali. Ah. Huwag tayong magkakamali na bumoto. Oo po. Trading company nga po ng mga panindak. Kaninyo, namamakyaw din po kayo. At nasa retail din kayo. So, tanong ko po ma'am sa inyo, maliban po doon, meron pa ho ba kayong iba pa pong hanap buhay o negosyo? Hindi na makasagot. Construction company po? Ayan. Ang tanong ko po, meron pa ho ba kayong ibang hanap buhay o negosyo po? Construction company ha, una niyang binanggit. Yun lang po, magandang lang po. Mga construction company kung ano po, sa trading company, ganun lang po. Ano, paano po mga construction company? Ano po yun? Halimbawa po ay yung mga ilaw po, yung mga ganun po. Anong mga ilaw po? Pwede, can you give us pag details? Mga solar lights po, gano'n, mga ganun po. Nagbebenta rin po ako ng... Opo, opo. Nagbebenta rin po kayo kanino? Kahit sino po na pwedeng bumili po. Kahit sinong pwedeng bumili. Opo. So, ma'am, opo. Opo, ma'am Marilu, opo, kayo ho ba ay si Marilu G. Laurio? Ito po ang inyo po bang pangalan bago po kayo'y maikasal po kay Mr. Lipana? Opo. Opo. Kayo po ito, si Marilu G. Laurio. Opo. Opo, opo. Sige po. Kayo ho ba mismo, ma'am, ay meron pong mining at construction company? Opo. Ako po ang presidente ng construction po. Opo, opo. Hanggang ngayon ho ba kayo pa rin po ang presidente at namumuno ng construction company ito? Opo. Opo. Ano po ang pangalan po ng construction company, ma'am? Olympus po. Olympus. Ano po ang buong pangalan po nito, ma'am? Olympus Mining and ano po? Pakiulit po. Olympus Construction ano po? Company na po. Ano po ang eksakto pong pangalan nito per SEC registration? Hihingin ko lang po. Medyo mahaba po kasi nagpalit siya. Parang Olympus Mining and Construction Supply and Tampan Pandan po. Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, Marilu ha. Kailan pa ho ninyo pinangasiwaan o binuo itong construction company ito? Parang 2020 pa po. 2020? Parang matagal na po. Hindi ko lang po masigurado po yung exact ano po. Kasi ma'am, kung matagal na po, hanggang ngayon hindi niyo pa humemoryado ang pangalan po ng inyong kumpanya, ma'am? Nagpalit lang po kasi ito po. Parang dati po kasi nakatatlong palit po kami doon kasi parang hindi po matanggap po ng ano po. Pero kasi parang Olympus Mining po siya, sorry po. Sorry po. Kasi gusto lang ho namin pong malaman ho. I hope you don't mind us asking the details. Kasi hindi po, lang po. Opo. Ano po ang pangalan eksakto ng inyong mining at construction company? Opo. Hingin ko lang po. Sige po. Presidente ka ng kumpanya mo. Di mo kabisado. Pinamumunuan mo. Ano ba yan? Opo. Ma'am, can I guide you? Ang pangalan po ng inyong kumpanya ay Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Tama po ba? Ayun, tama po. Okay, thank you. Opo. Ano po ang transaksyon nitong Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation sa gobyerno? Ito po ay nagbibuild din po. Ano po ibig sabihin? Halimbawa, kahit ano po, building o ano po. Ano po ang ibig sabihin nung nagbibuild po kayo?
Like mga buildings po pwede rin po siya. Horizontal, vertical po pwede rin po. Opo, meaning kayo po ay kontrapista ng DPWH. Yun. Pwede rin. Opo, pwede po. Opo, so kayo po hang... Now, alams na. Diba? Ano ang intention? Kapangyarihan, influence. Ang problema lamang, gagamitin ang salitang vendor para makakuha ng slot bilang kongresista diyan po sa House of Representatives. Mamukhang mali po ito, mga tol. Ha? Ingat-ingat po tayo sa pagboto ng party list, ha? Kasi sasala, hindi ko alam kung itong party list na ito ay opisyal ng kasama sa balota sa darating po na national election sa 2025. Anyway, tuloy muna natin ang pakikinig. Hanggang ngayon ay kontrapista ng mga proyekto po ng DPWH, ma'am? Apa. So ito pong inyong kumpanyang ito, ito po ba ang main, ito ba ang pinakamalaki po ninyong negosyo? Yan na po. Opo. So, ma'am, kailan po kayo huling nakipag-transaksyon sa gobyerno? Hindi ko po matandaan. Pero baka ano po, sir, baka mga siguro 2 to 3 months ago po. Ano, ma'am? 2 to 3 months ago po. 2 to 3 months ago po ang inyong pinakahuli pong transaksyon sa gobyerno. Ang bago lang, 2 to 3 months ago. O baka hindi, baka 6 months ago, opo, magano pa. Basta this year din po, meron din siguro pa. Opo, opo. Ma'am, sorry po ma'am, kasi po, kasi kung kayo po yung nakikipagkontrata sa gobyerno at kayo po ang presidente ng kumpanya, at kayong pinuno ng kumpanya, gusto lang ho namin maintindihan kung bakit po ninyo hindi matandaan po itong inyong transaksyon sa gobyerno. Kasi hindi naman na po ako masyado sa involved na yun sa company. Kasi yun yung balak po namin na magbababa na po ako sa company po since pumatok na din po ako din. Paano po magbababa po kayo? Ang sistema talaga ng politika sa atin, ganito, ano? Nakalulungkot kasi ang intention ng party list ay para sa marginalized sector. Tapos ginagamit ang mga party list na ito para isulong lamang ang interes ng mga ilang politiko, ng ilang mga negosyante o kilalang mga personalidad. Hindi nasusunod yung napakagandang layunin sa ating saligang batas. Sana hindi tayo tututol dito kung si Diwata Alam natin na vendor talaga siya Second question na lamang kung kaya niyang gampanan yung pagiging kongresista. Pero dito malinaw na nakikita natin na mukhang ginagamit lamang ang kasikatan ni Diwata ang salitang vendor para eventually isulong ng mga personalidad na ito ang kanilang interes. Hindi tama ito mga tol. Anyway, pakinggan natin. Ito pang isang interview ni Ted Pailon. Particularly po sa mga party list group. Maganda umaga po, Professor. Yes, maganda umaga sa iyo, Ted, at DJ Chacha. Salamat po sa invitasyon nito. Okay, sir. Sa ngayon po kasi ang sabi ng COMELEC, 160 party list ang pepede ho, binigyan na po ng pahintulot o accreditation na lumahok sa party list system election. Tapos pag nakakuha sila ng at least 2% vote, isang kongresista. Kung 4%, kung 6%, tatlong kongresista. Ilang butante meron tayo ngayon? Last time, nasa 50, almost 60 million voters. Ngayon, marami na nagdagdag. Baka umabot na tayo ng 80. Di pa natin alam kung ano yung latest update sa COMELEC. I-update nyo ako mga tol kung meron na kayong figures sa kasalukuyang butante na boboto sa 2025. Kapag ho ganito karami ang party list na ito, gaano po kahirap sa inyo pong panig na busisiin po ang bawat nominado nitong party list na ito?
Challenging po siya kasi nung nakaraang election cycle, kung matatandaan mo, Ted at DJ Chacha, 177 yung ating mga sinure na party list group. At batay sa aming pag-aaral noon, at least 70% ay bahagi ng political dynasty o kung di naman, bahagi ng malalaking negosyo tulad nung na-interview nyo kanina. May dubious advocacy, may connection sa gobyerno o sa... Yan ang malaking nakalulungkot na katotohanan sa party list. Huwag na tayong magbulahan. May mga tatamaan din dito ng mga personalidad na sinusuportahan natin. Siguro, di ko na kailangan isa-isahin pa yung mga party list ngayon sa Kongreso. Tapos ang mga nakaupo naman, hindi naman talaga yung sektor na supposedly sila yung namumuno doon. Ganun na ganun yung nangyayari ngayon dito. At ito, may posibilidad na naman na makapasok. Kasi sikat . May mga content creator pa tayong sumusuporta rito. Nakapwa content creator . Nakikita ko sa vlog nila sa YouTube, sinusulong nila yung vendors party list. Pasensya na kayo, mga tol, mga kapwa ko content creator. Pero sana wag naman po kayong magpagamit. Kasi ang layunin natin sa party list, irepresenta ang marginalized sector. Hindi para gamitin ng mga personalidad ng mga negosyante na ito, ng mga politiko, ng mga kilalang pamilya na hindi makapwesto sa politika, kaya gagamitin nila ang party list para makapwesto eventually bilang kongresista. Maling-mali talaga yung sistema . Ituloy po natin ang pakikinig dito sa first nominee. Baka iboto nyo pa ito . Sana sa mga manunood natin, isip-isip na po. X na ang party list na ito . Hindi na po ako masyadong mag-anong sa company po, sir. So kailan po kayo huling pumirma po ng kontrata? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH, ma'am? Ano? Inyo ho bang kakontrata ang DPWH? Meron naman po, minsan. Opo, minsan po. Pero kailan po kayo huling nakipagkontrata sa DPWH? At kung meron man po, magkano kaya pong halaga, kung maalala po ninyo? Baka last year po. Hindi ko pa po masyadong maalala. Pwede ko pong i-ano po sa inyo, i-submit sa inyo sa susunod na kayo. Opo. Kasi maalala po. Opo. Hindi niyo po maalaala kung kailan po kayo huling pumirma ng kontrata po para sa proyekto sa DPWH, ma'am? Opo. Kasi bihira lang po, hindi masyado po lagi . Hindi po kayo laging pumipirma ng kontrata sa DPWH, ma'am? I mean, bihira lang po yung mga kontrata po hindi naman po lagi nakapagkontrata sa DPWH. Okay, sige po. So, ngayon, so sa ngayon pong taon na ito, ilan po ang inyong kontrata sa DPWH? Baka mga dalawa po o tatlo. Baka po. Opo. Hindi pa rin po kayo sigurado, ma'am, kung ilan po ito at magkano kayang halaga nito? Hindi ko rin po ano po. Pwede ko pong i-ano sa inyo. Kasi wala po mag-usina ngayon. Opo. Kasi po, kapag pinag-uusapan natin po siguro ay malalaking kontrata sa gobyerno, palagay ko po naman, ma'am, hindi po mahirap pong alalahanin yun, ano po. So, if I may... Hindi po masyadong malaki. Opo, sige po. Sige po. Ma'am, ito lang po. Sorry po kasi po kayo po ay naghahangad na kumatawan sa mga vendors . Kaya po siguro, nararapat din po natin malaman ang background po ng kakatawan sa kanila sa mga nakikinig ngayon sa atin na vendors. If I may guide you, ma'am, ngayon pong taon na ito, dalawang kontrata pong pinirmahan ninyo. Kayo po si Marilu... Baka lang po. Ma'am, hindi po yan baka. Totoo po ito. Hawak ko po, ma'am, itong kontrata. Dalawang kontrata po ang inyong pinirmahan. Dito po sa DPWH, para po sa kontrata, ang isa po dito ay sa May Kawayan. Ang isa po naman ay sa Marilao. Opo. Ang halaga po ng dalawang kontratang ito, opo, para po dito sa Marilao ay 95 million
42,722.92 pesos. Yung pong isang kontrata, opo, para po naman sa may kawayang Bulacan, ang halaga ay 95,048,129.17. Vendor yan, ha? Anak ng teteng talagang sistema ito meron sa Pilipinas. Oh. Hindi ko hangad nasiraan ang vendor's party list dito. Ang hangad ko lang malaman ng taong bayan base sa mga balitang napapanood natin. Kasi hindi lahat nakakapanood ng balita. Salamat at may mga ilan na tumututok sa ating programa at nalalaman ng mga ganitong pangyayari. Ang layunin lang natin dito, sana sa mga party list na maiboboto po natin sa darating na May 2025 election, yung sigurado po tayo na hindi ginamit ng isang partikular na apelyido, mga negosyante, o kung sino man na hindi makapwesto dahil sila-sila na rin eh. Ang daming mga ganyan, buong pamilya nasa politika. Para makapwesto pa yung isang miyembro ng pamilya naging nominee ng isang party list. Across the country nangyayari yan. Huwag na sanang maulit yung mga ganon. No? Kasi dito, sigurado kapag ka merong dubious intention, sabi nga dito sa interview kanina, sino ang malalagay sa alanganin? Taong bayan, taxpayers' money. Maniniwala ba kayo na itong nominee ng vendor's party list na ito, hindi niya magagamit ang kanyang pwesto the moment na maging kongresista siya para isulong ang interes ng kanilang mga kumpanya? O sige, para mas maging kapanipaniwala yung vendor's party list, umalis kayo ngayon dyan. Gawin niyong pangunahing nominee si Diwata. Kunin niyo ako. Joke lang. Joke lang. Vendor din kasi kami. Pero nagjo-joke lang ako doon. Kumuha kayo ng mga totoong vendor. Maraming mga vendor na mayroong pinag-aralan na kayang makipag-debate dyan sa Kongreso. Pero dito kitang-kita. Kitang-kita naman. Sana naman si Diwata huwag siyang magpagamit sa mga ganitong tao. So, ayan, kami po ang kumakatawa ng vendor party list. So, maraming salamat po sa inyong lahat. May mga katanungan sa Medjenoy, no? Sino sige po. Magtatanong? Question, please. Dwight Lapler. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo ng Diwat? Pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po? Vendors party list po. Kami. Vendors party. At pang ilang nominee po? Pang apat po. Bali, pang apat po ako. Ah, pang apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, kung makapasok po ang vendors sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advocacy po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami. Doon sa layunin, wala namang masama. Kasi talaga namang marginalized sector ang vendors eh, community. Kaso lang, yung nire-representa, yung magre-representa rito, kita naman natin na hindi vendor, hindi ordinaryong negosyante. Para magmay-ari ka ng construction and mining company, big time ka. Saka alam nyo, mga lipa na dito sa Pasig, makapangyarihan din pong pamilya yan. Ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat manindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako state vendors, doon po yun po ang isa sa mga tututukan ko doon para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong? Wala na. Actually, yung mga sinasabi ni Diwata, gampanin niya ng
local government unit eh. No? Yung welfare ng mga maninindiga, kung tutuusin, obligasyon 'yan, responsibilidad 'yan ng local government unit. Kaya nga meron din silang city and municipal council eh. Lilikha din sila ng batas for that matter, di ba? Kaya dito, malinaw na ang salitang vendor ay nagagamit. Isip-isip tayo mga tol. Ah. Kung ako tatanungin ninyo, no vote sa vendor party list. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, maiksing live streaming lamang po ito. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.